I'm giving everybody 12% increase in all your salary. Aba, na-level up ang paniligaw. Lalo mamamagay yung sprain mo kapag nilakad mo to. Sige na, hati na kita sa bahay niyo. Raven, did you give your executives a raise? Kesa naman hindi ka magpakatotoo para lang hindi siya ma-offend o para lang ma-impress siya. Kasi sa dulo, ikaw lang din masasakal mo. Did you give your executives a raise? Opo, Dad. And where did you get the money from? Mom took care of it with finance. And your mom in finance took the money sa paycheck na mga nasa laylayan. Ibabawas sa mga nasa lower employees natin. Hindi mo naintindihan? Dad, hindi ko po alam. Kasi hindi ka nag-iisip. Don't you sense that this is going to do more harm than good? Hindi mo sa sense sa mga questions sa mga executives mo ang pag-contra nila sa'yo? I don't need tears, Raven! I need an explanation! Why the raise in the first place? What is the logic behind your decision? Sagot! Dad, gusto ko lang naman malaman ng mga senior executives na hindi ko po sila nakakalimutan. Nakakalimutan? Saan? Pagdating sa appreciation. What's this noise about? Narinig namin kayo. Shut up, Eileen! Shut up! Appreciation ka mo! Nagre-reklamo ba sila? What is your logic? Why the decision, Raven? Dad, kasi pag nalaman nila na mas maganda yung separation package na nakukuha ng counterparts nila sa real prime sales, baka kung ano po kasi yung isipin nila. So iniisip mo, maiingit yung mga tao na may trabaho pa at pasisweldo pa doon sa mag-re-retire! Kasi pinag-retire mo din sila! Get out! Dad! Raven, get out! Use your brain! Please explain, Dad! Get out, Raven! Don't talk to your son like that! How can you do that to the employees? Well, the money had to come from somewhere. At kinuha niyo pa, doon sa katitilang sinasahod! If they are not happy with their salaries, they can quit their jobs. Madami naman tayo mahanap na kapalit niyan. The executives are more important. This is why! This is the exact reason why I didn't want to invest world. Nakihilap ka kahit wala ka pang alam. Get out! Both of you, get out! How dare you? How dare you? Get out! Go! Out! Tap silog. Bang silog. Ang bango. Parang ikaw. Parang sinabi mo naman na may ulam ako. Eh, kung sa bagay, walang exhaustpan doon sa kusina ako eh. Pero kung sinasabi mo lang yan dahil nililigawan mo ako, naku, huwag na ako utuin. Becca. Maupo ka. Saluhan mo ako. Para sa ating dalawa talaga ito. Kahit man lang almusal eh, magkasama tayo. Ako sige, huwag na, okay lang. Ayaw mong sarili mong luto? Ay, naku. Eh, gusto ko kaya lang kasi eh, maraming customer. Eh, ayun mo, asikasuhin ko pa sila. Becca. Ah, bakit? Sana hindi ka magsasawa sa akin. Sana okay lang sa'yo na palagi ako nandito.
dito kumakain. Roylan, na-appreciate kita, ha? Bilang customer. Eh, kasi tinatangkilik mo yung mga luto ko, pero... Customer? Oo. Customer lang. Sige, endorser. Kasi yun yung tingin ko sa'yo, eh. Hoy, diniretsa mo ba? Eh, sinabi ko nga na nagpapasalamat ako kasi regular customer natin siya dito. O, ano sabi? Eh, kung yun daw yung paraan para mapaibig niya ako, kung papayag daw ako na maging endorser siya nating karinderya. Ikaw din naman pala, May. Hindi mo nireject. Siyempre, magpapatuloy yun hanggat hindi niya naririnig yung mapait mong ayaw. Mm. Eh, malay ko ba kung mahina pala pang intindi noon? O, hindi naman siguro siya mahina. Baka naman in denial lang yung tao. Pero in fairness, ha, hindi siya gumigive up. Taray, dinaidya pa yung nakamatch ko noon sa blind R. Ano yung blind R na yan? Parang nakakatakot yung tunog. Ah, hindi. Wala po yun, tita. Project yun sa school. Ano kaya yun, ate? Paano ko siya mapapanatiling kumakain dito kahit na alam mo yun yung nireject ko na siya? Alam mo, Becca, you cannot have it all. Kailangan mamili ka. Ang i-reject siya at mawalan ka ng customer o hayaan mo lang siya manligaw pero meron kang customer for life. Yan lang. O kaya, sagutin mo na lang siya, ma. Pero hindi ka na rin magtrabaho. Mukhang mayaman. Ay, ganon. Teka lang muna. Sandali lang. At ano? Ano pa mag-tuition ko sa'yo? Halaway lang? Hoy! Kilabutan nga kayo mag-chahin. I-deny mo pa, ma. Kinikilig ka. Ay! At saka parang si Yaya daw noong unang binukin kay Kuya Adon sa One for All. Ako? Ewan ko sa inyo mag-chahin? Ms. Pacheco? Boss? Kamusta yung paa mo? Better na po, boss. Maraming salamat po sa ointment po na binigay mo ninyo. You're welcome. Kaya mo bang maglakad papunta dito sa office ko? Yes, opo. Okay, boss. No need to stand up. It's okay. May iuutos po ba kayo sa akin, boss? Ms. Pacheco, ang opisinang ito is a professional space, as you know. Yes, boss. And as a place of work, I'm also expecting that my employees are focused on their work. Definitely, boss. Lagi ko nakikita yung boyfriend man dito sa opisina. Hinatid lang ho niya ako kanina, boss, kasi nga po may sprain po ako. That was fine. Ang binabanggit ko, yung mga pagbisita niya noon. Kahit na office hours, nandito siya. Kahit after office hours, nandito pa rin siya. Noong nakarang araw, nakita ko siyang nakaupo sa sahig. Alam ko nakita niyo na nakita ko siya. Kahit hindi mo nasagutin dahil hindi naman ako nagtatanong. I'm just letting you know. I understand, boss. Huwag ko kayo mag-alala pag sasabihin ko po si Nesto. Ms. Pacheco, ayoko makialam sa personal na buhay niyo. Kaya lang, hindi magandang tignan sa working space. Noted, boss.